Umaga noong 27 ng Hulyo ngayong taon, nahukay ng mga pulis ang bangkay ni Dr. Mary Victelio sa bakanteng lote sa gilid ng Cotabato Regional and Medical Center. At around 9 a.m., nakita po yung tubod or paa ng tao na may nakapantalon at biglang bumaho na. Pero that time, di pa kami sure na kung sino yung tao na yon. Sa resulta ng medical legal report na inilabas ng Regional Forensic Unit ng PNP Regional Office 11, asphyxia by strangulation o pagkakasakal ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Maliban po sa mga contusion, sa mga sugat sa ulo and other abrasions, iba pang sugat sa katawan, according to RFU 11, ang kinamatay talaga ni ma'am is yung strangulation, yung pagsakal sa kanya. Dagdag pa ng mga pulis, nakitaan din ng sugat sa ulo ang doktora. According sa report po, meron po sa bandang ulo. Sa patuloy na investigasyon ng Cotabato City Police, maliban sa naaagnes na bangkay ng biktima, nakuha rin sa bakanteng lote ang isang pala. Ano nga ba ang tunay na sinapit ng biktima? Taong 1992, pinili raw ni Dr. Marvic na maglingkod sa mga pasyenteng nasa dibdib na lugar bilang isang doctor to the barrio. May project po si Senator Labir noon, the so-called Doctors to the Barrio. Nag-volunteer siya doon, then dito sa Mindanao siya napadpad. Taong 2000, napangasawa ni Dr. Marvic ang nooy police officer na si Agustin Juan Telio. Nabiyayaan sila ng dalawang anak. Nadine, si Dr. Marvic. Wala po siya doc eh, nag-rounds. Ito yung contribution ko sa asosasyon. Sige po, makakarating po ito kay Dr. Telio. Salamat. Tuloy ko lang yung vitamins mo ha, Joyce. Paglalarawan ni retired Colonel Telio, maalagang may bahay, ina at doktor ang kanyang misis. Okay. Salamat po, Doc. Mabait siya. Sabihin ko na yun ang isang strongest character niya is very kind talaga siya, lalo sa mga pasyente niya. Doc, mayroon pong pinapaabot si Dr. Marasigan. Kulang to. Alam, Doc, ilan lang pong pinaabot sa akin ni Doktora. Sinabi niyo ba kung sasama siya sa medical mission? Hindi po raw. Ikaw, sumama ka ha. Kailangan ko ng tagabitbit ng mga supplies. Siyempre naman, Doc. No? Malakas ka kaya sa akin. Tapat. Kamakailan, napili si Doktora Telio na maging treasurer ng isang samahan ng mga doktor sa Cotabato. Ang kanilang opisina, nasa compound ng Cotabato Regional and Medical Center. Walang kamalay-malay si Dr. Marvic na isang malaking panganib pala ang nakaambang mangyari sa kanya. Sa patuloy ng investigasyon ng mga pulis, hinanap nila ang huling tao na posibleng nakasama ng doktora. Nagbiryenda po kami dyan sa lamesa niya. Paulit-ulit ang pabalik-balik kami doon sa area. Kasi nga, sa yung huling nakita na tao, nakausap at nakasama, itong ang sekretary niya. Wala ka bang napapansin na kakaiba kay Doktora? Isa sa nakausap ng mga pulis, ang sekretarya ng asosasyon na kinibibilangan ni Doktora Telio na si Nasrudin Endaila alias Nadine. Siyempre, ang initial naming gagawin is kausapin siya, tanongin siya kung umalis ba talaga si Doktora. Saan ba nagpunta o anong nangyari kay Doktora? Sa ibinigay na salaysay ni Nadine sa mga pulis, nabanggit daw sa kanya ni Doktora Telio ang pamabastos sa telepono ng isang lalaki. May tumawag po sa kanya habang kumakain kami.
Dok. Kumain ka muna, oh. Ito yung merienda nyo. Oh, sige. Upo ka na dyan. Kumain tayong sabay. Hindi na, Dok. Sige na. Hindi ako sanay na walang kasabay kumain. Okay. Hello? Bastos ka! Ang kapal na mukha mo! Subukan mong magpakita sa akin, ipapa-aresto kita! Tapos, bigla po siyang nagalit. Si Doktora daw, nagreklamo sa kanya na nudge. May isang lalaki nang babastos sa akin dito sa phone. May nang babastos daw sa phone niya, tapos bigla lang siya nagpaalam. Umuwi na po siya agad. Hayop! Dok, okay lang po kayo? Mauna na ako. Eh, Dok, paano po yung pagkain nyo? Ubusin nyo po muna. Sa'yo na yan. Ang sabi niya, hindi po siya dumaan dito sa may CCTV. Ang sabi niya is, dumaan si Doktora dito sa may sliding door. Kung titingnan natin, sa area is blind spot. Hindi ka makikita sa CCTV. May CCTV naman yung building. Opo. Pwede bang makuha yung footage? Sige po. Sige po. Isa pang kuha ng CCTV ang nahanap ng mga pulis. Sino ang taong nakitang huling lumabas sa opisina ng doktora?